Sino po ba talaga ang mga tambaloslos na mga ambisyoso na pinatamaan ni Inday dyan? Oh, ito na! Inday Sara! Here she comes! Duterte! Nako, animal! Lalong uminit po si Inday Sara Duterte na talagang sa nakikita ho natin ay nasaktan po siya sa ginawa po kay Gloria Macapagal Arroyo na pagdimot diyan sa Kongreso. Hito, nagpasaring si Inday Sara sa mga ambisyoso diyan sa Kongreso. Tinawag niya po itong mga tambaloslos. Alam niyo po ba mga kabisdak, yung tambaloslos sa amin, bago ko po ay labas yung sinabi ni Inday Sara, ay ano yan, mura sa mga Bisaya. Pag na-bad trip ka sa isang tao, ay pwede mong tawaging tambaloslos. Nalala ko tuloy si Abalus, footloss, tambaloslos. Ah, ito ha. Alam niyo po, ito na nga ho yung sinabi natin. Pag si Inday Sara ang bibira ay hindi po yan mapipigilan kahit sino. Dahil may isang salita ito. At hito na nga, lalong painit ng painit ang mga birada ni Inday Sara Duterte. At ngayong araw, nagpatama, nagpasaring si Inday Sara sa mga nagtraidor at naglaglag kay Gloria Macapagal Arroyo diyan sa Kongreso. Ito ho yun. Na talaga namang may laman ho ito. Ang sabi po ni Inday Sara diyan, sa imong ambisyon, do not be tambaloslos. Aray, aray, iyak. Malaman ho ang mga binibitawang salita ni Inday Sara, do not be tambaloslos sa imong ambisyon. Marami po kasi ngayon ang mga ambisyoso sa Marcos administration na feeling nila nasa kanila na ang lahat ng kapangyarihan. Feeling nila kaya na po nilang lahat tablahin. Naku, ibahin niyo po si Inday Sara dito. Dahil painit ng painit po ito. Sa amin po, yung tambaloslos, mura yan. That's part of mura. Pero, bibigyan ko kayo ng magandang definition about tambaloslos. Dahil hindi po talaga yan maganda para sa amin yung tambaloslos. Mga walang kwintang tao yung mga tambaloslos na yan. Mga ano, mga hangal pa sa Tagalog eh. Ito po yung tambaloslos, no? Sa amin, iba ho kasi yung pagkaintindi namin ng tambaloslos. Pero ito, bibigyan ko kayo ng magandang ano, definition about tambaloslos. Dahil sa pagkakalam ko, itong tambaloslos, yung tamang terminolohiya ha, ay that's part of our mythical creatures dito sa Pilipinas. Yung tambaloslos. Napag-google tuloy ako. Ito yung tambaloslos na sinasabi ni Inday Sara Duterte. Ganyan pala yung mukha ng tambaloslos. Kamukha ba ng Tagaliti? Sino kayang pinatamaan ni Inday Sara dito? Alam na natin yung Tagaliti, no? Yung naghari-harian sa ano? Sa Kongreso. Ang ibig sabihin po pala ng tambaloslos, na pag-google ako ni Mal, halimaw na may malaking bibig at lawlaw na ari na gago. Yan o.
Kita niyo sa picture. Oh. Kilala ito sa Bicol, Kabisayaan at sa Mindanao. Mm-hmm. Ang tambaluslos ay iniligaw nito ang kanyang biktima sa loob ng kagubatan. Para makatakas, kailangang pumanatag at kilitiin ang tambaluslos. Kilitiin pala ito, guys. Upang tumawa ito at matakpan ng malaking bibig ang mga mata nito. Hango ang ngalan nito sa luslos. O sa pagkalawlaw ng ari ng lalaki. Gaya ng ari nito habang nakaupo sa puno. Yan yung tambaluslos. Di, ang tindi po yung banat ni Inday sa mga ambisyoso dyan sa kongreso. Yan o! Kamukha ba? Tambaluslos yan. Alam nyo po mga kabistak, tanggalin na nga natin itong tambaluslos. Alam nyo ho, ginalaw na ni Inday ang baso niya. At sa tingin ko, magtuloy-tuloy na ho ito. Itong mga birada ni Inday Sara. Naku, mag-ingat po kayo mga pulawan. Kilala nyo ba si Inday talaga? O baka naman talaga nagtitrip lang kayo. Kung akala ho ninyo, kaya ninyong pagtripan si Inday, na, nagago na. Mahihirapan po kayo dito umalis sa isang gulong ginawa ho ninyo na by this time natatamaan po talaga si Inday Sara Duterte. Sino po ba talaga ang mga tambaloslos na mga ambisyoso na pinatamaan ni Inday dyan? Kasi ang sabi niya eh, mga tambaloslos kayo! Hindi naman siguro mga tanga tayo, no? Alam naman natin sinong pinatamaan dito eh, na sinabi ni Inday na tambaloslos. Malaking bibig pala yan eh. Lawlaw yung ari. Tawag dyan tambaluslos. Tagaliti ang pinatamaan ni Inday Sara. At sanggang dikit ni BBM na naghari-harian ngayon sa kongreso. Malaki ho ang problema ninyo dahil si Inday ayaw na paawat at magtuloy-tuloy na kaya ito. Baka sa susunod na araw ay biglang sabihin ni Inday mag-resign na rin siya sa pagiging DepEd Secretary. Pag nangyari ho yan, naku, ito na yung simula ng heto na Inday Sara, here she comes Duterte! At katapusan na ho ng bagong Pilipinas, bagong mukha!